Hey, what's up? Ako nga pala si BT. At nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring isang video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Banat News TV, bisita na po kayong mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa channel ni Banat News TV, mga katunay. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At maraming salamat sa patuloy na nagsasubscribe sa akin channel at sumusuporta. Patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyo. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang naman ang video ito at bibigyan ko ng reaksyon. Banat News TV, pasok! Sana po ang ating mga taga Oy. DOH, ang ating mga taga DBM, at maging ang ating mga otoridad, my esteemed colleagues in Congress and Senate, I invite you to visit this hospital. Dahil, lumakausap ko po sila, wala ro pong nagbibisita sa kanila na mga opisyal ng gobyerno. I will request na bawasan po ang budget ng DNR na meron pong 12 billion pesos ang Office of the Secretary at 2 billion doon akin pong ilalakad at ilalaban na may transfer po sa Philippine National Children's Hospital na mas nangangailangan ng tulong. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senador Raffy Tulfo sumabog sa galit dahil sa di umano'y kapabayaan ng Department of Health sa National Children's Hospital. Ayan ha, usapang DOH naman tayo. Oh my. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kabanat, baguhang Senador Raffy Tulfo, diretsahang binanatan ang mga kasalukuyan at dagdaang opisyal ng Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno. Dahil di umano sa kapabayaan nito sa National Children's Hospital na kalunos-lunos aniya ang kalagayan ng mga pasyente at ng pasilidad. Yan ang dapat na solusyunan, yung mga ospital natin, lalo na sa mga bata. Kaya dapat talaga ay mabigyan ng pansin yan. At yan ang dapat ay mabigyan ng pondo, di ba? Para mas lalong maging maayos, lalo na ang serbisyo sa lahat ng mga pasyente. Nang naturang hospital, tila naibulsa na ang pondo ng sinasabing hospital. Dahil hanggang ngayon, sira-sira at overcrowded sa pasyente. Dahil imbis na gumaling sa sakit ang mga bata, ay mas lalo pang nagkakasakit. Dahil sa sobrang baba ng kalidad ng mga kagamitan. Nako, hindi palalagpasin ni Senator Raffy Tulfo itong mga bagay na to. Lalo na't mga kabataan, mga bata ang nai-involve dito. Nako. At kulang na kulang ang mga medical staff. Hiniling din niya sa kanyang mga kasamahan sa Senado na bawasan ng 2 milyong piso ang budget ng DNR na hindi aniya nagagamit sa tama at ilagay na lamang sa National Children's Hospital na mas lubos na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman maiwasan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, tama ang ginawa mo, Senator Raffy Tulfo. Talagang kawawang hospital na yun. Salamat na mayroong senador nagmamalasakit sa taong bayan. Salamat, Senator Tulfo. Mabuhay ka, Idol. Kinikilabutan ako sa pinaglalaban mo. Kasama niyo kami sa iyong hadikain. Mag-ingat ka po lagi, Idol. Sa tagal na ng panahon, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng senador na may malasakit sa kapwa at sa bansang Pilipinas. Naway gayahin ka ng kapwa mong senador, Idol Raffy. Mabuhay ka, Idol, at pagpalain ka ng Panginoon. Kung mga anak o mga mahal nila sa buhay, marahil lang nasa ospital na nabanggit, mas may drive siguro sila upang mapaayos at mapaganda ang facility at ang services dito. Maraming salamat, Senator Raffy Tulfo, sa mga ginagawa nyo para sa kapakanan ng mga pasyenteng bata
sa National Children Hospital. End quote. Talagang napakaswerte natin at merong isang Raffy Tulfo. Merong isang Senator Raffy Tulfo na naupo sa Senado. Dahil alam naman natin ang karakas ng isang Raffy Tulfo. Simula't simula pa noon, tumutulong na sa mga mamamayan si Senator Raffy. Hindi pa siya senador, no? Wala pa siyang katungkulan. Talagang tumutulong na si Senator Raffy at marami siyang natulungan. Ni hindi mo na mabilang kung sino-sino yung mga taong yun. At si Senator Raffy ay galit sa mga tiwali. Napakaganda at naupo sa dyan sa Senado. Dahil talagang mas mapapakinabangan si Senator Raffy. Talagang ipinaglalaban niya ang karapatan ng bawat tao. Di ba? Ngayon lang nagkaroon talaga ng isang senador na ganyan katindi sa Senado. Na talagang lahat binubulat-lat niya. Lahat ng katiwalian ay hindi niya pinapalagpas. Kailangan maayos yan. Ganun si Senator Raffy. The National Children's Hospital, the health facility for the poorest and weakest, is in dire need of our help. Kung paano naghihingalo ang mga pasyente doon, gayon din ang paghihingalo ng pasilidad at sitwasyon ng National Children's Hospital. Una, kulang na kulang po sila sa manpower. They could not handle the amount of patients that comes to them. In fact, listen to this. There is a 3-year waiting time. Ulitin ko po, excuse me. 3-year waiting time for some of the therapies being offered to the patients, PT, OT, at speech therapy. 3 years, 3 taon. Isa pong buong cycle po yan ng Kongreso. 3 taon maghihintay ang isang pasyente bago siya makatikim ng therapy dito po sa National Children's Hospital. Lubos po akong humahanga sa mga doktor ng National Children's Hospital, maging sa mga nurses doon, dahil sila po may tuturing na tunay ng mga bayani. They give more than what they are paid for. And their salaries are way below industry level. Ang 2 buwan na sweldo ng mga PT at pampublikong hospital ay kinikita lamang po nila sa 2 linggo sa private practice. Nobody wants to work in the National Children's Hospital because, of course, there are better opportunities out there. Pero dahil sa pagmamahal at malasakit sa mga bata at pamilya doon, ang mga frontliners ng NCH ay natitiis. It is true, patriotism at work. Second, the facilities are also below standard. The building is dilapidated. Ang mga pagtakip nila sa bintana ay plywood. Grabe. Basag-basag po yung mga bintana. Plywood po ang pantakip. Diyos ko, napakalaki-laki ng pondo na ibinibigay dyan. Tapos ganyan lang, hindi man lang inaasikaso. Mariosep, at isa pa, para sa mga bata yan, hospital ng mga bata yan, yan dapat ang pinapaganda. Diba? Yan dapat ang inaayos. Diba? Siyempre, ibang hospital din naman, dapat din ayusin. Pero ito ay sa mga bata. Alam naman natin na mga babies, mga bata dinadala dyan, mas maselan din yan. Kumbaga, katulad din ng mga seniors, siyempre, yung mga nasa hospital, maselan yan eh. Walang pinagkaiba yan sa bata. No? Kaya dapat, maging maayos ang pasilidad niyan. Yan children's hospital na yan. Diba? Sana pupunta yung pondo niyan. Pwedeng pasukin ng alikabok, usok at lamok. Oo. At napakainit po ng mga kwarto. Walang tamang ventilation. Imbis na gumaling ang mga bata, mas lalo pa sila magkakasakit. Mm-hmm. The equipment that they have are outdated and lacking. What kind of parents are we to these children? Their therapy rooms are very small. Just imagine po, kung nakikita niyo po, yan. Halos kalahati lang po yan ng public CR po natin dito sa Senado. Mm-hmm. How can several children have adequate therapy if they are cramped? According to the doctors there, ideally, the entire floor should be for therapy. But they're reduced to that one room for all patients. So instead of getting therapy 2 to 3 times a week at the hospital, the parents are just instructed to continue the therapy at home. Ang nangyari, do it yourself. Ang medical attention na nabibigay sa mga bata. Mr. President, the situation of the National Children's Hospital, when I visited them before I became a senator, has not improved. Lalong lumala pa po. I'm wondering what has happened to their budget. Their budget has increased, but is it being spent well? Mm. Will it be spent well? I want to know that we are watching what they will do with the budget of the National Children's Hospital. Actually, hindi naman po talaga nag-increase ang budget ng National Children's Hospital. On the other hand, I would like to commend the Philippine Children's Medical Center for the service that they are giving the children.
There is even an ongoing construction to expand the facilities. I salute the management of PCMC. They're on the right track. And so I would like to highlight the stark contrast between the two hospitals. The fact that PCMC is doing a good job, there's something wrong with the system of the National Children's Hospital. Actually, there's nothing wrong with the system at the National Children's Hospital. What is wrong is the way the government handles this hospital, the way that the kind of help this hospital is being treated, the way the kind of help that they must receive from the government. I think that's what the problem is. I would like to call on the DOH to strengthen the education of parents, particularly mothers, when it comes to parental and pregnancy health care. Bilang kulang po tayo sa resources upang malagaan ang mga batang may sakit, at top priority would be prevention. We should double the information campaign for mothers regarding their lifestyle and diet when pregnant to prevent ailments caused by poor health during pregnancy. Ang laking pera po matitipid ng mga Pilipino kung ang mga sakit ng mga kabataan ay mapipigilan. And I would like to echo the advocacy of our dear Senator Pia Cayetano for breastfeeding. This is the number one defense of our children against sickness because it is the best source of immunization for the newborn. Tama. Ang bra, di ba, mga na, yung mga mommies dyan. Ang breastfeeding talaga is napakaganda lalo na sa mga babies, no? Kaysa yung bote agad, ganyan, yung gatas agad. Yung iba, yung magpa-breastfeed. Kasi masisira daw ang mga ano nila, yung mga sa dibdib. Ano ba? Alam nyo na, mga kamangalan, mommies, no? Kung anong sasabihin ko. Pero talagang, as in, talagang napaka-healthy para sa baby yung breastfeeding. No, mas nagiging malusog yung bata. At syempre, yung mga karamdaman na papasok pa lang doon sa bata ay nalalabanan. Di ba mga mommies, tama ba ako ron? Na mas lumalakas ang immune ng bata kapag sa breastfeeding lumaki. While we have programs already for breastfeeding education, we must make sure that illness are implemented in the barangay level para makarating talaga sa ating mga nanay pati sa mga tatay na nag-aalalay sa ating mga breastfeeding mothers. At bago po ako magtapos ng aking talumpati, pagdating po sa period of amendments, I will request na bawasan po ang budget ng DNR na meron pong 12 billion pesos ang Office of the Secretary at 2 billion doon akin pong ilalapat at ilalaban na may transfer po sa Philippine National Children's Hospital na mas nangangailangan ng tulong. Sana po ang ating mga taga DOH, ang ating mga taga DBM, at maging ang ating mga otoridad, my esteemed colleagues in Congress and Senate, I invite you to visit this hospital. Dahil, na makausap po sila, wala rin pong nagbibisita sa kanila na mga opisyal ng gobyerno. Marami na pong bumibisita sa Philippine Children Medical Center. Marami pong sumusuporta doon. As a matter of fact, I was told na recently they received 100 million pesos assistance fund from the government. Meron silang malasakit center. In fact, my brother, Secretary Erwin Tulfo, before he became secretary, nag-donate ng 4 million pesos. Wow. Marami po mga donor ang PCMC, which I really appreciate. Pero, sa National Children's Hospital, wala. Ilang secretary na po ang nagpalit-palit sa ating gobyerno, ni isang DOH secretary, wala rin pong pumunta rin para bumisita. Naku, ha? Grabe. Para makita sana nila ang tunay na kalagayan ng mga pasyente doon. Wala rin pong bumibisita mga taga-gobyerno. Dahil ba, ito isang maliit lamang ospital. Dahil ba, ang pupunta rito, mga anak ng mga pinakamahirap na tao sa Pilipinas, the poorest of the poor. I challenge the DOH, the DBM, and all my esteemed colleagues. Sana po, kung meron kayong panahon, bisitahin niyo po para makita niyo naman po kung gaano kalunos-lunos ang kalagayan ng mga pasyente doon. Like I already said sa speech ko kanina, hindi ko po kinaya, halos mapayak po ako nung pumasok po ako sa isang ward and I saw this kid, 6 years old, dying, already sentenced to death, stage 4 cancer. Kawawa po. At makikita ko po yung dingding nila, butas-butas, tumutulo ang bintana. God. Pasag ang bintana at ang ipinagpalit sa halip na papalitan ng salamin, plywood po ang ipinalit. At yung ibang bintana na talaga hindi naman medyohan, nilagyan po ng kurtina. Na kurtina pinaglipasan ng panahon na hindi pa napaglabhan. Ganun po kawa-awa yung National Children's Hospital. That's why inuulit ko po, ipaglalaban ko po na bawasan ang budget ng DNR na para sa akin maraming pagkukulang.
10 billion para sa Office of the Secretary and 2 billion support for the operation. Another 2 billion which is 12 billion. So 2 billion po ang dapat mabawas sa DNR at yan po ay may transfer sa National Children's Hospital na mas nangangailangan po ng tulong dahil dito po yung mga inosenteng anghel ang dapat natin matulungan sa perang yan. At ayun, ating natunghayan ang video na nagmula kay Banat News TV at syempre napanood natin si Senator Raffy Tulfo. Napakagaling. Palakpakan natin si Senator Raffy. Ayan ha, talagang nakikita ni Senator Raffy ang pangangailangan ng bawat Pilipino. At eto nga, yung mga bata, yung mga munting anghel na nangangailangan ng tulong, no? Eh talagang ina-actionan ni Senator Raffy. Napakaganda, napakagaling na nandito sa Senado, no? Nadidinig, nagkakaroon ng boses ang lahat ng mga mamamayan na sumisigaw ng tulong para makarating sa gobyerno. Yung naging kapabayaan noon, no? Yung mga naging kapabayaan na nangyari sa kanila. Takin mo, wala man lang dumadalaw doon dahil sa ospital na yon, dahil ba mga mahihirap lang ang mga nando doon o anuman. Diba? Dapat yun ang mas tulungan ng lahat, no? Lalo na ang gobyerno natin ngayon. Dahil nando doon ang mga munting anghel na walang kakayahan na makapagbayad ng malaki para magamot ang kanilang mga karamdaman. Ngayon, walang ibang dapat sumuporta kundi ang ating gobyerno na patuloy na ipinaglalaban ni Senator Raffy Tulfo. Kailangan yung pasilidad na yun naman ay maging maayos. Kaya salute, Senator Raffy. Isa pang palakpak para kay Senator Raffy Tulfo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!